po sa ating lahat. Good Monday. Happy Monday po. Happy New Week. Kumusta po kayo? Sa mga viewers ng Kurt TV, more power po sa inyo. Sasakyan at puntang opisina, galing po akong Barangay Santolan dahil nag-ocular po kami sa mga ipapagawa ano sa ilalim ng programa natin na offline kaayusan. So sinilip po namin yung Evangelista hanggang Pasko. Kakabit po tayo doon ng 62 street lights, 62 LED street lights. Mas maganda talaga yung puting ilaw, ano? Mas maliwanag, mas maaliwalas. At nakakatulong din ito sa peace and order. Yung sa may ano naman, sa may revetment, susunod po siguro 'yon. So ang target natin pag off-plan kayo isan per street, isa o dalawang kilometro, matapos sa loob ng isang linggo. Hindi lang street light, kundi pati yung repainting, yung bundling ng mga wire, pagtanggal ng mga nakabuhol-buhol o spaghetti, mga gawa ni Spider-Man. Yan. So, lahat, mga pang, ano, yung programa, lahat-lahat gagawin. Ano, pati yung declogging ng drainage. Yung thermoplastic application, nandun na rin sila. Actually, ngayon, nagsimula na sila. Tapos, kumikilangan na i-patching dun sa mga kalsada, papagawa na rin po yun. Nung nakaraang linggo, na-approve ko na rin po yung plano ng engineering para sa mga road maintenance natin. Ito yung mas major na repair. Ano? Karamihan ng mga kalsada na hindi pa, o matagal nang hindi napapagawa, nasa pinagbuhatan, specifically nagpayong. Marami sa inyo nanonood, pehado, taga nagpayong, ano, marami po talaga. Halimbawa sa Centennial 2, yan talagang kailangan na ipagawa. Nakausap ko rin si Kapitana Maricar, yan din yung sinasabi niya. At ako rin, pag nag-iikot po ako dun, yun rin naman nakikita ko yung mga ibang kalsada sa nagpayong, matagal na pong hindi napapagawa, lubak-lubak na ang daan, ano. So yun po, dun tayo magpo-focus. Pero meron din tayo sa ibang mga barangay, pero karamihan 80%, sabihin natin 80-85% ng papagawang kalsada for third and fourth quarter ng 2021 dun po talaga. Okay, so ayun po, kwento lang po ako ng konti. Yun nga po, galing akong Barangay Santolan ngayon. Kakatapos lang ng ocular inspection, kasama ko po yung mga ibang kagawad din, ano, yung SK chair, syempre yung peace and order department at engineering natin. Ayan. So ayan. Okay, so diretso na po ako sa mga update. Opo, yung mga nagsasabi na ando, madilim din sa area nila. Yes, na 4,000 ano, 4,000 lights po yung nasimulan na nating iikabit, ano, for this year hanggang early next year po yan. Dapat maliwanag na po sa buong lungsod ng Pasig. Yung sa harap ng barangay sa San Joaquin, sige, noted po. Yung mga sinasabi nyo, titingnan po natin. Okay, ito po yung sa ayuda, ano, mag-update lang po ako. Una, kailangan na makita, iba yung SAP dun sa panibagong ayuda na binigay ng nasyonal. Gusto ko lang po ilinaw yun. Pero, ang instruction sa atin mula sa nasyonal, dapat kasama pa rin yung mga nakatanggap ng SAP at yung nasa SAP listing dun sa panibagong ayuda. Ngayon, minsan nagkakaroon ng konting kalituhan o confusion dahil alam natin na hindi pa tapos ang DSWD National sa pagpapamahagi ng second tranche nung SAP.
marami pa talagang hindi nakatatanggap nung second tranche nung SAP nila. Sabi nila nagka-problema sa financial service, pero hindi naman natin hawak yung pera, no. So hindi ko talaga kaya sagutin. Although lahat ng mayor, kahit tingnan nyo sa page ng ibang LGU, hindi pa talaga kumpleto yung SAP second tranche. Ito yung last year, linaw ko lang po, last year SAP second tranche. Ito rin talaga yung pina-follow up ng mayor. Naintindihan naman natin kung nagka-problema sila. Hindi naman tayo nagagalit o ano, pero lagi natin pina-follow up yan. Hindi lang siguro every week, ano? Tuwing nakakausap natin yung NCR at yung National, ito po talaga yung pina-follow up natin. Yan. Ngayon, yung sa panibagong ayuda, so, ano muna, huwag na muna natin pag-usapan yung second tranche ng DSWD kasi wala naman po talaga akong magagawa doon kundi mag-follow up sa national at sa regional. Ano. Yan din ang problema ng ibang LGU. Ngayon, sa panibagong ayuda na binabasa atin ng national, ito po yung 600 plus million. Wala na po tayo, parang bonus na lang po ito sa totoo eh, kasi wala na rin pang tapat yung LGU gaya ng ginawa natin last year na supplemental SAP. Halos lahat po nabigyan natin ng supplemental SAP last year. This year, yung 600 million na binabasa atin ng national, wala na tayong pantapat doon. So, kailangan tanggapin din natin na hindi talaga lahat makakakuha. Hindi ganun kabilis yung pamamahagi po natin, ano, pero ang importante yung benepisyaryo tama at hindi dahil sa palakasan nila nakukuha. So hindi talaga perpekto. Pwede nyo sabihin medyo mabagal, okay lang yun basta maayos naman. So yung may ibang lugar house to house natin, ito po yung sinasabi ng DSWD list na pockets of poverty. Nandiyan, sumusunod tayo dun sa joint memorandum circular na binabasa atin ng national. So, wala talaga tayong discretion na malaki. Hindi tayo pwedeng mamili, ano? Oo, hindi tayo pwedeng mamili na lang basta-basta kung sino. Kasi may mga list eh. Sabi nga, yung sa SAP, kailangan bigyan yun. Wala tayong choice dun. Susunod at susunod tayo. At alam naman natin, yung nasa list na yun, yun yung ano, yun din talaga yung mga taong nangangailangan, ano? Ngayon, alam ko may mga ibang nangangailangan na baka hindi makatanggap. May chance pa naman mag-file kayo sa grievance committee. Kung may pondo pa, bibigay natin dun sa mga nag-file sa grievance committee. Bukod ito dun sa na house to house, yung nasa listahan na ng halimbawa nung SAP o nung PWD, ng solo parents, yung mga sectoralized groups natin, yung halimbawa, yung nasa rota ng Pasig-Quiapo na hindi pa rin pinapayagan ng LTFRB. Yan po, yun yung mga kasama sa listahan. So, ano lang, tingnan lang natin at antabayanan natin yung instructions mula sa ating Public Information Office o PIO kung paano po ang mangyayari. Konting pangunawa po, hihingi po ako ng paumanhin kung meron pong hindi makasama na nangangailangan din naman dahil hindi naman mga yun lang yung pondo eh. At meron tayong guidelines mula sa national na kailangan sumunod tayo. Hindi ito ano, hindi naman talaga to proyekto ng lokal ano, pero tumutulong tayo sa mahagi. So again, ulitin ko lang po para sa mga ngayon lang nagbukas ng Facebook Live. Alam ko hindi perpekto yung sistema, lalo na yung listing natin, ano, hindi talaga yan perpekto. Pero natanggap natin na kulang talaga, may pagkukulang talaga. Pero minsan limited din naman talaga, limited ang resources ng gobyerno, ano. So kailangan na maging mapangunawa tayo. Gaya tayo, inuunawa natin ang national kasi talagang marami din silang gastos, limitado rin naman ang pondo. Ganun din, intindihin din natin yung lokal. So yung mga area na talagang nakita natin na kailangan din naman,
pero hindi mabibigyan ng ayuda mula dito sa national, ang gagawin natin, try natin food packs, no? Food packs na lang. At least yun, baka kaya ng lokal na pamahalaan. So again, kung hindi po kayo nakatanggap, hindi kayo nasa, wala kayo sa listahan, mag-file lang kayo sa ugnayan ng grievance committee natin through ugnayan sa Pasig. Ngayon po, dun sa digital payments natin, gaya nung sa Paymaya, ito po talaga yung nagiging problema. Nagsisend na kami ng text, walang reply. So hindi ko po alam kung mali ba yung number na binigay nung iba nung una, nagpalit ba ng number. Dito actually tayo tumatagal. Kasi ayaw nga natin na, di ba, ginagawa nga natin ng paraan, ginagawa natin ng paraan para maging mas mabilis. Pero dahil dito sa mga phone number na mali o hindi nagre-reply, doon actually tumatagal, ano? Lalo na yung mga nasa list na ng gaya nung sa SAP. So, kung alam niyo yung nagpalit kayo ng phone number at nasa listahan kayo dati, eh update niyo na po. Huwag niyo na pong antayin. No, hindi ko alam kung anong inaantay na. Basta kung alam niyo mali yung number, hindi kayo nagbigay ng number nung nakaraan, nagpalit na kayo ng phone number, update niyo po para mas maging mabilis na yung proseso natin. Ang laki ng porsyento ng hindi nagre-reply. Eh alam ko naman po kung alam niyo na kung natanggap niyo yun, magre-reply at magre-reply kayo kasi nangangailangan eh. So ayan po. Ayan po, reminder lang po. Sa bakuna naman, punta tayo sa bakuna. Maganda so far ang nangyayari. Smooth yung proseso natin hanggang sa vaccination site at monitoring natin. Siguro sa 100 nababakunahan, mga isa lang yung nagiging problema. So maganda yan, maganda yung ano natin. Maganda yung performance natin so far. Nasa humigit kumulang 40,000 ang nababakunahan na. More than 40,000. Tapos may ambulansya. Marami pa rin talagang nagkaka-COVID, kaya ingat po tayo, ha, double ingat. Yung bakuna, yun, more than 40,000 na po. May pailan-ilan na nagsasabi na hindi, matagal na silang nag-sign up or nag-update ng profile nila, pero hindi po ano, hindi pa sila na text. Ang number one reason, ganun pa rin. Means pag tiningnan namin, may maling isang digit sa phone number, mga ganun. Konti lang naman to. Karamihan, smooth naman. Ano. In fact, nakapag-vaccinate na tayo ng siguro nasa 30% na tayo ng senior citizens natin. So, maganda yung bilang. Of course, gaya ng lagi nating sinasabi at paulit-ulit nating sinasabi, limited tayo dahil hindi pa naman ganun karami yung bakuna na dumarating sa bansa natin. Sa ngayon, yung natatanggap natin na Sinovac o AstraZeneca, galing po ito sa DOH, galing ito sa National, depende po kung ilan din yung nakukuha nila. Kasi ang problema dito, global supply chain, ibig sabihin, kapag ang India nagkaroon ng problema at hindi po sila makapag-export, eh tayo naman dito sa Pilipinas at pati sa ibang bansa, bababa na naman yung supply. So isang halimbawa lang po yun. Hindi natin kontrolado. Wala sa kamay natin yun. Yung kaya nating gawa ng paraan, yung kaya nating paghandaan, ginagawa po natin yun. At kaya nga po, yung 6 sites na sa ngayon ay nag-ooperate, kasama po yung private partner natin na The Medical City, maganda po at maayos ang takbo. Bihira lang actually yung mahabang pila sa ngayon. Nangyayari, pero siguro sa 10 nakakausap ko na nagpabakuna, siya mang nagsasabi na ang bilis lang ng proseso. Siguro hindi maiwasan na minsan nagkakasabay-sabay dumating yung mga tao, ganyan. So normal naman yun, talagang di may iwasan din. Pero importante, all in all, maganda yung sistema natin, smooth.
may nakausap na rin tayo sa private sector na magbubukas ng vaccination site din. Sila na rin ang kukuha ng mga healthcare personnel. So, pag nagawa po natin yan, mas bibilis tayo, tataas yung kapasidad natin ng kayang bakunahan per day. Ang ano lang, talagang depende kung kailan darating yung supplies. Yun nga, hindi talaga natin makontrol. Kahit ang presidente, hindi kayang kontrolin kung kailan darating ang supply. Ano? Kahit presidente ng ibang bansa o prime minister, ano pa ang mayor, ano? Hindi talaga natin makontrol kung kailan darating yung mga supply ng bakuna. So, basta kung ano yung kaya nating ayusin, kaya natin paghandaan, ginagawa natin yun. At sama na natin yung paghahandaan ng sarili natin. Hindi lang vaccination site, pero ayun po, handaan natin sarili. At ngayon, kayo po, lahat kayo nanonood ngayon, nasa Facebook, lahat ng viewers natin ngayon sa FB Live, nasa Facebook, alam natin kung gaano katindi ang fake o wrong news. Minsan, tama o tunog tama, pero wala sa konteksto, nasa maling konteksto. Halimbawa, sasabihin na bakunahan na senior citizen na matay pagkalipas ng isang linggo. Maaring may katotohanan kasi nabakunahan talaga siya, namatay talaga siya, pero pag tiningnan mo yung cause of death, inatake pala sa puso at matagal na siyang may sakit sa puso. So, kailangan tingnan natin ng maigi, hindi lang yung headline, hindi lang yung may gumawa lang ng post. Marami ngayon, pati sa Viber at sa text, sa Messenger din, yung mga dinetext, kinakalat, kung ano-ano. So, yan. So, yun po ang update ko tungkol sa ayuda, tungkol sa vaccine. Tingnan natin at antabayanan natin yung mga post ng ating verified page na Pasig Information Office. Pasig Public Information Office. Yan po yung PIO natin. Marami pong nangyayari sa ating lungsod. Minsan, hindi ko na po kayo na-update sa lahat, sa dami ng nangyayari. Gaya nung nabanggit ko nung simula nung live, marami po tayong pinapagawa sa ilalim ng programa natin na offline kaayusan. Pinaka-importante dyan yung streetlight, pero kasama yung bundling, yung repainting, yung cleanup, yung declogging ng drainage. Hindi lang yun yung ginagawa ng engineering. Ha? Marami sa 30 barangay, may project yan, may cleanup yan sa lahat, may drainage, declogging, may pinapagawa tayong bagong drainage, nag-asphalting tayo, nag-patchy, lahat yan, no? Ongoing. Pero yung offline kaayusan, ibig sabihin, pagpunta dun sa isang kalsada, sa buong kahabaan nun, talagang dapat mapagawa lahat ng kailangan na gawin. So, yan po. Tapos, sa pangkalusugan, yan, marami din tayong bago na nangyayari. Meron tayong pinapatayo ngayon na dialysis center. Inaplan siya na rin yung agreement sa public-private partnership. Sa susunod po, may magagandang update ako tungkol dyan. Kasi alam natin, dialysis talaga ang pinaka, isa sa pinakamahirap, ano, at pinakamarami, pinakamalaking need, ibig ko sabihin, sa ngayon, pagdating sa pangkalusugan. So, marami pa akong pwedeng sabihin o i-update sa inyo, pero papasok na po ako ng parking at tiyak na mawawalan ako ng signal. Kaya hanggang sa susunod na Lunes po para sa ating Monday morning updates. Kung meron po kayong mga katanungan, huwag po dito sa comments dito kasi sa dami hindi ko talaga kaya basahin lahat. I-direct po natin sa public information office natin. Maraming salamat po sa inyo. Stay safe. Mataas pa rin ang bilang ng COVID sa bansa natin, sa rehiyon, sa lungsod, sa bawat barangay may COVID. Ingat po kayo. Sumunod tayo sa health protocols. God bless. Have a great week po sa ating lahat. Ingat po kayo.